Hey yo, what's up mga korekong? Ito na po yung hinihintay na hang lahat ng mga seasonal farm worker na umuwi at hindi na nakabalik. Pasensya na, hindi pa rin maganda pakiramdam ko. Almost 4 days na po akong tinatarangkaso. January 1 po ngayon, kailangan kong maihatid sa inyo itong balita na ito. Bago magsimula ang spring season, maka-apply na po kayo ng visa nyo dito. Paki-screenshot po lahat ng mga detalye na ilalagay ko sa screen para kuhanin yung requirements dito sa South Korea para i-apply nyo dyan sa Pilipinas. Ha? Good luck po sa lahat. Sana makatulong po ito. Sinasabi ko, hindi po lahat magiging epektibo ito dahil ito po ay para sa mga nakakausap pa, nakokontak pa ang employer. Ito yung may mga good performance na seasonal farm worker na gustong pabalikin ng mga employer nila. Kaya good luck po sa inyo. Sana magtagumpay itong video na ito para sa inyo. God bless po. Happy New Year po ulit. Hey, what's up mga kurikong? Ito na po ang hinihintay ng lahat, ang pagbabalik dito sa South Korea ng mga binigyan ng anong tawag doon kuya? Entry permit ng amo? Re-entry permit. Re-entry permit na hindi na pinabalik ng bayan niya. Tama? Paano nga ba proseso nito kuya? Pakilala ko muna si Tom Alya, Tom. Si Kuya Tom. Kasamahan ko po ito sa 2010 tayo magka-batch, ano? 2010. Sa Changwon. Changwon batch. Umpisa natin. Saan ka nakaalis nung una mong alis dito? Pangalawang balik na po ni Kuya Tom sa South Korea bilang seasonal farm worker. Ilang taong ba na, Kuya? Ako, nasa, nung malis ako, 48. Ngayon? So ngayon, 49 na. Pwede ba talaga? Nakasawa ni Lord. Sa nga una nakaalis nung unang punta mo dito sa South Korea? Nakaalis ako doon sa, ano, nagkaroon ako ng agent na nagpaalis eh yung nasa Bacoor. So tinis ko yung 5 months na yon na trabahuhin. At least kahit papaano na katapos ako yun, tapos eh yung amo ko pinabalik ako, yun nakapasok naman uli pa dalawang balik nga. Magkano sinasahod yun dito nung unang punta mo? Nung unang punta umaabot kami ng ano, nasa 70. Binabayaran yung overtime? Wala namang overtime kami dito sa Jindo. Kami dito fix, sabi mali lang kasi yung mga explanation ng mga nagpaliwanag sa amin, pero nung nakita ko yung kontrata, ang nakalagay talaga wala, fix siya, may pasok o wala, naka-fix ka. Ibig sabihin kahit tatlong araw na wala kang pasok, sa linggong walang pasok, isang buwan pa rin yung babayaran sa iyo. Yun pa din. Na ilaban niyo na kuha niyo yung ganong sistema. Oo naman, may allowance pa kami na 200 para sa food. Maganda pala din ang kontrata nila doon dati, ano? Maganda, oo, maganda ang kontrata dito. Tapos ngayong balik ko, kinausap ko yung amo ko, binigyan niya ako ng 2.5. So, sabi niya, sige, 2.5. Hindi ko alam na bibigyan pa pala ako ng allowance. So, may 200 pa akong allowance. Kaya sabi ko, praise the Lord, sabi ko, di halos 2.7 na salary ko. Wala nang kaltasyon? Malinis na? Wala nang kaltas. Libre na bahay at pagkain mo? Libre lahat, pati bigas libre, pati ano, wifi ulan, libre. Lahat, as in talagang tatlong araw na na hangin. Walang pasok, nasa bahay ka lang. Tapos bayad pa. Bayad, oo, hindi katulad nung panahon na nasa Changwon ako, talagang lumuluha ang mata ko sa pagod kasi kailangan mong pagtrabahuhan yung pera na ipapasweldo sa'yo. Eh, dito hindi. Pag umalis ka ng mga alas 4 madaling araw, mga launa, alas 2, tapos ng trabaho namin. Ang bait ang amo ninyo.
Ano trabaho mo ngayon dito, kuya? Kimpal, sa Kimpal ako. Mahalos kami rito, Kimpal. Sabi nga sa una, sa akalain mo talagang mahirap siyang trabaho. Pero ang totoo, pagka nalaman mo na yung rotation, nalaman mo na yung pabalik-balik lang pala yung trabaho na yan, madali lang, hindi siya mahirap. Ano Kimpal? Ano yung Kimpal? Nag-ano ng Kim, 'di ba yung mga Kim na Kimbap? Oo. Ayos sa seaweeds ang sa inyo. Sa seaweed yan, kasi maraming klase sa seaweed. May mga kimbok, mga maraming klase. Yung ginagamit sa kimbap ang gawa ninyo. Oo, yan. Mahal yan. Mm-hmm. Yung maninipis. Oo, maninipis siya. Anong ginawa niyong proseso nung nawalan ng MOU ang Bacoor? Anong ginawa niyong proseso para makabalik pa rin kayo dito? Pero actually, ang sabi nung kausap namin dito, nung si Mrs. Kim, yung Kwan, sabi niya, nung kumuha ko ng certificate para gamitin ko doon sa bangko, sabi niya, basta ika kayo, maayos ang relasyon niyo sa amo mo, at saka ikaw, pwede kayong magpabalik-balik lang. Kaya sabi ko nga sa kanya, talaga po ma'am, talagang totoo pala yun. At saka yung sinasabi na ban ng Rizal, ang tingin ko hindi siya ban, kundi hindi na lang kumuha talaga yung Jindo sa Rizal ng tao. Pero yung existing na tao na nandito, tuloy-tuloy. Basta yung pinapabalik ng amo, binibigyan nila ng re-entry. Anong ginawa niyo proseso para makabalik kayo? Ano yung mga kinuha niyo requirements ulit? Yung requirements na kinuha namin, sinabi namin visa at saka yung re-entry. Tapos kami na nag-process dyan sa embassy sa Taguig. Sa Korean Embassy dito sa Pilipinas? Oo, tapos pagbalik, nung pumasok uli ako, hindi ko na pinakita yung MOU. Ang sabi lang sa akin, nasaan yung ano mo? Ay sabi ko, balik lang ako, nagbakasyon lang ako, sabi ko. Nasaan na ika yung MOU? Yung dati kong MOU, yun ay pinakita ko. In-explain ko lang na wala namang pong problema sa MOU kasi yung MOU na yan, kung ano yung pinarmahan na halimbawa, 3 years, 4 years, valid yan. Basta importante, may re-entry. Tsaka visa. Ano yung, hindi, yung kontrata, may pinakita ka pang kontrata? Wala akong pinakitang kontrata. Automatic kasi yan, pag binigyan ka ng ano, yung kontrata kasi di halimbawa yung visa mo na ipapadala ng amo mo, yun na yung parang kontrata, kasi kaya ka nagkaroon ng ganun para i-process mo sa embassy sa Pilipinas. Hindi, paano kumuha ng tawag dito ng visa na manggagaling sa employer? At kailangan mong pumirma ng kontrata na ipapasa nila sa municipal dito sa Korea. Yung employer mo dito sa South Korea, kukuha ng mag-a-apply ng visa application para sa'yo? Oo, siya mag-a-apply siya ng visa application at ng re-entry sa munisipyo mismo. Munisipyo dito sa South Korea na pinanggalingan ng tao? Oo. Pupunta siya sa munisipyo, kukuha. Anong tawag doon sa papel na yun? Tinatawag nilang ano yun eh, Sinchong. Pero yun eh, yun yung parang yung may visa number, nandun na rin yung pangalan mo, pangalan ng amo mo. Parang kontrata na nga rin kung tutusin, kasi pipirmahan mo yun. Same time, pipirmahan din ng amo mo, sinasubmit yun dyan sa munisipyo. Isasubmit ng amo mo sa munisipyo dyan sa, dito sa South Korea. Tapos, paano pag pirma mo nun? Isisend ng amo mo via email? Hindi, bali hindi sa akin kasi parang wala namang pirmahan kaming ginawa. Yung importante kasi, ini-apply nung amo, yun ang importante doon. Ini-apply yung visa mo sa munisipyo? Ini-apply niya. Ang importante lang sa akin, passport. Passport lang ang hiningi sa'yo? Oo, kasi passport lang hiningi niya sa akin. Tapos yun, prinasis niya na, naghintay ako ng after 2 weeks, lumabas na yung visa ko, tsaka yung re-entry, sinend niya sa akin sa KakaoTalk. Pagkasend sa akin, dinala ko na sa embassy, prinasis ko na. Ano naman yung mga requirements sa embassy? Ang requirement sa embassy, actually yun lang din naman ang kailangan, yung re-entry, visa, passport, picture,
At saka wala na, yun lang. Tapos nung ilang araw ni-release ng embassy yung visa mo? Ngayon dati kasi nung unang pasok ko, pagpasok mo ng Monday, sunod na Monday makukuha mo. So one ngayon pa processing. Oo, ngayon nagbagong ano ng tagig ng embassy, ng Korean embassy, parang ipinasa nila sa ano center. So naging 2 weeks. Pagpasok mo ngayon Monday, sa sunod na Monday hindi mo pa makukuha, sunod pang Monday, halos 2 weeks. Saan center na pinasa? Bali yung Korean embassy, malapit lang din doon, parang sa may SM lang sa taas. Ah, pero ang apply pa rin ng application, kunyari pupunta ako ng Korean embassy. Ay hindi doon, doon na mismo sa center, direkta ka doon. Dala mo hindi yung visa na ina-apply ng amo mo. Na pinaseryos mo na. Dala ko yung visa at saka yung re-entry. Sabi sa akin kasi doon sa Korean embassy, doon sa center, medyo malabo pa nga yung re-entry na pinitsura ng amo ko. Ang sabi sa akin nung ano, nung nag-process, sir, hindi naman ika medyo kailangan, importante ika yung visa number, yun ika importante sa amin. So ang ginawa ko, dahil malabo, kung nagpakahuli ako sa amo ko ng panibago, yung malinaw, kasi yun yun naman yung titingnang maigi sa immigration dito sa atin, diyan sa Pilipinas. Na-send na ba yung email yung visa application ng amo mo na approved dito sa City Hall? Tapos, paano, may schedule ba pagpunta ng Korean Embassy? Nagpa-schedule ka muna? Dati may schedule, pero ngayon, almost walk-in na lahat. Ang importante, kompleto yung kailangan na papel mo. Tapos walk-in na, wala nang schedule ngayon. Dati kasi punuan. Kasi nga, ngayon, inilipat na nila sa center, kaya na nilang mag-accommodate ng napakaraming tao. Saan yung center na to? Sa ano lang eh, bali 500 meters away lang, doon sa may SM, di ba Korean Embassy, may SM doon sa may bandang pataas, 500 meters lang ang layo nun. Hindi, pag nagpunta ng Korean Embassy, ituturo naman ang guard kung saan yun eh, ano? Oo, ituturo naman. Ituturo. Malapit lang, walking distance lang din. Mga 500 meters lang ang layo. Pag-apply mo ng re-entry permit mo, ilang weeks dumating yung visa? Two weeks. Pagdating ng visa, anong ginawa mo sumunod na proseso? Ay, hindi pa nadating, bumili na ako ng ticket. Exciting? Hindi, bumili na ako. Paglabas nung kinagabihan, lipad na ako. Basta lumabas yung visa mo nun, sticker lang yun, ano? Ano ba? Ano, papel. Papel lang na parang... Paano yun? Sir, isi-send sa bahay mo? Isi-send sa bahay mo or ipupuntahan mo? Pupuntahan, kailangan mong balikan. I-text ka nila? Hindi na. Kasi sabi sa akin, nung una, i-text daw ako. Pero wala naman ako natanggap na text. Pero may, nung first week, may natanggap akong text na on process na yung, ano ko, yung visa. So yung second week, nag-aantay nga ako, nag-aalangan nga akong bumili ng ticket eh. Kako ba, hindi pa nagte-text. Yung pala, pagkapasok mo nung Monday, sunod na Monday pa ng after 2 weeks, doon mo palang makukuha. Pero nagbaka sakali na rin ako, bumili na talaga rin ako ng ticket. The same day din noon, nung gabi din. So kinabukasan, nandito na ako sa Korea. Nakuha mo yung visa number. Yung visa mismo na. Edi papasok ko na dito sa immigration sa airport ng Pilipinas. Ano naman ang hinanap sa'yo? Ano lang, dahil yun lang naman talaga ang kailangan, passport, visa, tsaka yung re-entry. So hindi ko pinakita yung mga MOU. So sabi, nasa ni ka MOU, saka ko lang nilabas. Ngayon kung nagtatanong pa, saka ko lang i-explain na hindi naman nagtanong na, in-okay yan na. Sabay pasok na ako. Tapos pagdating naman dito sa South Korea, immigration, ano naman ang dire-diretso na. Wala nang tanong, wala nang hassle. Lalabas ka na lang, iaano lang yung passport mo. Pagdating mo ng airport, sinundo ka ng amo mo?
Hindi na. Di ba, ex-Korean tayo. Eh, di, sakay na lang ng bus. Bili lang ticket. Pwede ka tumakbo sa oras na yun, pero talagang pumunta ka sa amo mo, no? Pero hindi. Sa pag-uwi pa lang, nung balik ko, nung pauwi na kami, nihatid kami ng broker namin. Sabi nung broker, you are free. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, pwede. Pero kami, lahat kami na bumalik, di nagkaroon kami ng rentry. Lahat kami na magkakasama dito sa isang lugar dito, nandito kami lahat. Walang tumakbo. Yun ang umuwi. Walang tumakbo. Ayun ang kagandahan. Ano, anong mapapayo mo doon sa mga gustong bumalik? Ano yung mga ups and downs? Yung mga tawag dito? Ano yung mga huwag gagawin? Yung mga, ano yung hindi pwede na makabalik? Mga, anong hindi pwede? Kunyari, kahit sabihin binigyan sila ng re-entry permit, ng re-contract, tapos yung bayan naman nila, maraming tiriti, makakabalik kaya yan? Ang tingin ko dyan, kasi ako hindi naman ako kumontak dun sa bayan na sinasabi na nag-process ng imuyo ko eh. Basta meron kang re-entry, tsaka visa, automatic makakabalik ka kasi yung question lang naman, dyan lang naman sa immigration natin eh. Paano kaya kung isang taon na yung re-entry permit? Ay hindi, ano lang kasi yan eh, pagka pre-process mo yan sa Pilipinas, kaya within 3 months lang yan, hindi abutin isang taon. Halimbawa, binigyan ka ng, ano, ng re-entry permit. Pero hindi ka pinabalik. Kunyari, ito, kunyari, ha, kuya. Kasi maraming ganito nangyari. Hindi pinabalik ng bayan nila. Pero binigyan ng re-entry permit na... At saka ng visa. Oo, kasama siya dun sa makakabalik dito sa South Korea, pero hindi na siya pinaalis. Tapos dapat, wala pang 3 months, mag-apply na sila ng amo niya dito ng visa sa South Korea at mag-apply na dito sa Pilipinas. Ganun ang gagawin. Tama. Ang ano dyan, ang nakikita ko kasi, kung bibigyan ka ng re-entry at saka ng visa nang in-apply ka ng amo mo, ikaw mismo mag-process, huwag ka nang pumunta doon sa mga bayan na sinasabi na may MOU. Kasi ang tingin ko, yung MOU, sa unang 5 months lang yan applicable eh. Pero pag ikaw ay nakapasok re-entry na, re-entry na, tuloy-tuloy na yan. Kasi mismo ang amo mo na nagpa-process. Yun ang alam ko talaga. Kasi yung si Mrs. Kim, nakausap ko na taga rito sa munisipyo ng Jindo, ganun ang sabi sa akin. Kaya ako, kumpiyansa ako, na talagang tuloy-tuloy yan. Ang problema lang kasi sa atin, sa mga Pilipinong, yung mga seasonal worker, minsan kulang sa kaalaman. Kaya nga. Ang nangyayari, dumidepende sila sa broker, dumidepende sila sa nagpapaalis, but hindi nila i-process ng mismong sarili na lang mag-process. Iba ang may alam, ano kuya? Oo, ibang may alam. At saka iba yung tatanong. Dito na tayo inugat eh. Kaya nga. Kaya nung punta ko dito, hindi ka ba? Wala ako kasi sabi ko, kung sitahin man ako sa immigration natin, wala naman akong gagawin sa Korea, magkatrabaho lang naman ako. Hindi naman ako tatakbo, may visa naman ako. Nakailang balik ka dito sa South Korea bago ka nag-seasonal? Ano lang ako, hindi ako nasincere, 5 years lang ako. 4 years, 10 months. Magkasama kami ni paring Mervin, yun lang talaga. Ang problema lang kay pare, nag-acquire siya ng ano, nang tawag doon yung G, ano ba yung tawag doon? G1 visa. Oo, yun. Kinukuha niya din ako eh. Hindi na ako sumama. Sabi ko, sige, ikaw na lang, uwi na ako. May dadagdag ka pa, kuya, sa mga gustong bumalik dito? Ang may dadagdag ko lang, kung sa mga gustong bumalik, ano yan eh, kinakailangan mong matutunan kung paano magproseso ng visa, nakausap mo yung amo mo. Kung paano yung proseso sa munisipyo at kung paano din yung proseso dyan sa embassy sa atin sa Pilipinas, yun ang talagang tamang paraan na makakabalik ka ng kahit wala kang kaugnayan na doon sa mismong nagpaalis sa'yo na bayan, wala nang problema yun kasi ano ka na eh, balik ka na eh.
Ang talaga lang may ano dyan, ang problema lang dyan, malulupit din talaga yung ibang mga broker, talagang sanay silang humawak sa liig ng mga tao. Pero kung ikaw ay medyo maraming alam, di kanila kayang hawakan. Kaya nga, bakit ka pa mag-TNT kung pwede ka naman bumalik, di ba? Kaya nga, ang isa pa dito, nakakalungkot lang bro sa ano natin, sa mga kapwa Pilipino. Marami dito sa amin sa Jindo na binigyan pagkakataon, mababait ang amo. Binigyan ng visa para makabalik, nakapasok, ang problema, tumakbo. Ayun, mga, oo, sayang, ano pang hinahanap nila, isang talang, ang ganda naman ng trabaho, piksang may pasok uwa na, malaki ang sweldo. Hindi kagaya ng iba. Iyo, 2.7, tapos sa atin, hirap tayong 2.5 eh. Pasok kaya, pa Sabado Linggo. Ay, isang talang ito, basta kami, alauna, alas dos, tapos na kami. Wala, di ba, overtimein mo pa yan para pong umabot ka lang ng 2.7, 3 million. Tapos pag walang pasok, walang bayad. Tapos hindi libre bahay, di ba? Eh, ito lahat. Sarili mo na lang talagang bibig ang... Oo. Kaya sabi ko nga, ano lang talaga, yung unang-una, mahalin ng trabaho... Tapos, pangalawa, kailangan siguro na huwag mamili ng trabaho. Talagang kung iniisip ay pamilya, bakit mo kailangan tumakbo? Ay, may legal na paraan naman. Kaya nga. Mm. Okay, kuya, ingat dyan lagi. Maraming salamat. Napakalaking tulong nito sa seasonal farm worker program ng mga Pinoy na hindi na makabalik dito. Ingat lagi niya, kuya. God bless. Ay, nga pala, may ano ako, may concern pa pala ako. About doon sa mga ano ni Ma'am Yuli, ano? Di ba may katulad ko na una akong nag-apply dyan. Hindi naman ako dumaan mismo talaga kay Ma'am Yuli agad eh. Ang naririnig ko lang, maraming mga nag-back out na gusto nila kunin yung pera nila na buo. Parang napaka-imposible yun kasi dumaan kasi sila sa mga agent. Oh. Ay, siyempre, pag naibigay na sa agent, sabi ko, hindi nyo na pwedeng kunin yan kasi yung agent na nag-ano sa inyo, talagang may kaltas. Tapos ang ano nila dyan, ano, talagang may referral silang ibinigay, referral fee. Ngayon, kung kayo nag-back out, talagang kulang. Hindi talaga kayo bibigyan ng buo niya. Kahit ako din ang kato, nag-apply ako sa agency, ganun din. Hindi naman talaga kasi ikaw mismo nag-back out eh. Pag sa agent na bigay, may kaltas. Ay sigurado yun kasi yung agent naman, hindi niya naibibigay yung commission niya. Parang ano lang din yan bro, yung nagbenta ka ng bahay tapos yung bumili ng bahay nangayaw. So yung binaya dun sa ahente, alam nga namang makuha mo pa yun, natural hindi na. Ganun talaga yun. Kaso maraming ang katulad ko, kung di bali dapat eh 45,000 lang talaga babayaran ko kay Ma'am Yuli noon. Eh 70,000 binigay ko eh. Oh, walang problema sa akin. Ngayon kung halimbawa ako'y nag-back out, sigurado 45 lang 'yung makukuha ko, yung dami na yung napunta sa agent, hindi ko na makukuha 'yun. Ganun ang problema. Ang problema 'yung iba nag-back out, gusto pa kunin lahat. Sabi ko, may something wrong kasi sila ka ako, ang rinig ko nga dyan, nagbigay daw si Ma'am Yuli ng 5,000 na referral, ay pilit pa daw kinukuha. Pasalamat kayo ka ako, nagbabalik dahil kung yung iba talaga, wala yan. Hindi, may iba kasi 1 year na hindi na ibabalik. Oo, yun nga ang problema. Kaya salamat ka ako nga ka ako kayo, may naibabalik. Yung iba ka ako dyan, eh, halos hindi lang 1 year, 2 years na yata. Eh. Ay, sige Kuya, lobat na ako. Ingat dyan at maraming salamat sa oras. Ha? Oh, siya. Balitaan na lang. Kita tayo si Changwon pag may oras. Nakapasyal ka si Changwon? Ha? Nakapasyal ka na si Changwon? Ay, hindi pa. Busy. Sinaano, hindi yata naman naglalabas si Paring Mervin. Noong nakaraang linggo, nasa henam ako at mukpo. Namigay na yung jacket. Hindi pa kayo pumasyal doon? Ay, napakalayo naman ng Changwon. Mm, medyo... Sige, ingat ya. Ingat lagi. Sige.